Hello, what's up? Welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-like and subscribe by Kokoy TV at pakipalo na rin ang ibipids ko mga kabay by Kokoy TV. Pag-usapan natin ngayon mga kabay kung paano ba kumuha ng online appointment slot sa Korean Embassy sa pag-apply ng visa papunta ng South Korea gamit lang ang ating mobile phone mga kabay. Ito na po yun mga kabay, mag-online appointment tayo gamit ang ating mobile phone lang mga kabay kasi wala tayong computer dito mga kabay. Gamit lang natin ating cellphone mga kabay sa pag-online, kuha tayo ng online slot sa Korean Embassy mga kabay. Ito yun mga kabay, oh. Punta tayo sa Google mga kabay. Yan, Google, then type natin yung http://console.mupa, ayan naman mga kabay, may lumabas na http://console.mupago.kr.an/mindo. Click natin mga kabay, ayan siya. Pagkatapos natin i-click yan mga kabay, punta tayo sa reservation to visit diplomatic mission. Punta tayo dyan mga kabay, click natin siya. May nakasulat lang, please log in as a member of or non-member to access the service. Okay, tapos punta tayo sa non-member login mga kabay dahil non-member pa tayo. Kasi mga pagbago ka mag-apply, siyempre punta ka sa non-member login. Click natin yung, siyempre makikita nyo na mga kabay, oh, consent to all terms and condition of use. Andyan yung pangalan nyo, email, tsaka send authentication number, contact information, tsaka non-member login. Ang gagawin nyo dito mga kabay, i-click natin yung consent to all terms and condition. So, scroll natin pataas mga kabay. May makikita tayong confirm. See, kita natin yung confirm mga kabay. Click natin yung confirm. Ayan, naging blue na siya mga kabay. Ibig sabihin, pumayag ka na sa mga terms and condition nila mga kabay. Then, pagkatapos yan mga kabay, isulat natin yung pangalan natin dito. Kung anong pangalan natin. Gawa na lang tayo mga kabay, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Ayan po mga kabay. Tapos yung email natin mga kabay, sulat natin dito kung ano yung email natin. Kunwari, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz and gmail.com. Ayan mga kabay. Kunwari, yan yung email natin mga kabay. Tapos, ang gagawin natin mga kabay, pagkatapos natin yan, gmail.com. Ayan, kumpleto na yan mga kabay. Juan de la Cruz and gmail.com. Kunwari lang yan mga kabay. Nilagay ko lang yan pero hindi email ko yung mismo yung nilagay. Tapos, isend natin mga kabay. Pindutin natin itong send authentication number. Pag napindot na natin itong mga kabay, mag-i-email siya dyan sa email nyo mga guys. Yung link na to, mag-i-email sa'yo ng number na authentication number. Makita nyo yan sa email nyo, mag-i-email yan ang authentication number, then i-apply nyo dito mga kabay. Dito sa may malapit sa, ito blanco na to, ito. Diyan nyo i-apply yung authentication number, tapos then, verify nyo mga kabay. Tapos pag na-verify nyo na mga kabay, lagyan nyo ng contact number mga kabayan. Lagyan nyo ng contact number to, number nyo. Then i-click nyo yung non-member login. Yan lang kasimple mga kabay. Tapos pagkatapos natin i-click yan, So, na-click mo na lahat, na-fill up mo na lahat yan, may authentication number. Tapos nating i-click yung non-member login mga kabay, ito yung lalabas yung mga kabay. Yan yung lalabas. Yan. Tapos, hanapin natin yung reservation to visit a diplomatic mission. Ito yun mga kabay. So, i-click natin. Then click. Yan, makikita nyan mga kabay. Yan ang sunod na makikita natin. So, ang gagawin natin dyan mga kabay, punta tayo sa number 1 mga kabay. Select a diplomatic mission. Yan mga kabay, i-click natin yung number 1.
So, hanapin natin mga kabay yung embassy. So, ang Pilipinas mga kabay ay may dalawang embassy sa Korean mga kabay. Cebu at saka Manila mga kabay. So, hanapin natin yung Cebu tayo mga kabay dahil malapit tayo, dahil Bohol tayo mga kabay. So, hanapin natin yung Cebu. Ito yun, Cebu mga kabay. Cebu Office of the Embassy of the Republic of Korea to the Republic of the Philippines. Yan. Yan Cebu mga kabay. Then, click natin guys. Yan. Tapos, scroll lang natin siya. Naklik na natin yung number 1. Punta na naman tayo sa number 2. Select a consular service. Magpili daw tayo kung ano daw dapat, ano daw ang trabaho natin doon, ang nung dapat gawin. So, tingnan natin. Ayan, may nakasulat na Visa Travel Agency, kung may agency ka, Korean Family Visit, Visa Applicant for Tourism. Dito tayo sa Visa Worker or Others mga kabay, dahil magtatrabaho tayo. Pindutin natin yung Visa Workers. Click. Then, may nakita tayo na box na maliit mga kabay. Pindutin natin yung box na maliit para i-check natin. So, kompleto na natin ang ating number 2 mga kabay. Punta na tayo sa baba. Ito na yun mga kabay. Yung select the date. Yung select the date and time of your visit. Ayan mga kabay, nakikita nyo naman. So, February 2023. Wala tayong nakitang bakante mga kabay. Sa Cebu to ha, sa Cebu. Wala tayong nakita na bakante sa February 2023. So, pupunta tayo sa March para makakuha tayo ng online appointment. Click lang natin tong araw. So, March na mga kabay, wala pa rin. Blanco mga kabay, ibig sabihin walang bakante mga kabay. Fully book, punong-puno yung online appointment nila mga kabay. So, ang advice ko sa inyo, ang gawin nyo lang dito mga kabay dahil wala pong bakante. Kung naghahabol po tayo ng biyahe natin sa patungong South Korea, kasi wala po talagang bakante ng February, wala po rin bakante sa March 3. So, ang advice ko lang sa inyo is, araw-arawin nyo siyang buksan mga kabay. Araw-arawin nyo umaga, tanghali, hapon. Yan, buksan nyo lang yan mga kabay araw-araw. Magkakaroon din yan ng bakante mga kabay. So, nakikita natin, puro black yan mga kabay. Walang bakante po yan, puro fully book yan. Pero kung magbabakante yan mga kabay, magiging puti na yan mga kabay dyan. Kuha ka na ng appointment kung magiging puti na yan. So, yun na lang ang advice ko mga kabay, araw-araw nyo buksan. Then, pagkatapos natin yung makuha niyan mga kabay, yung number 3, tapos natin, pupunta na tayo sa number 4 mga kabay. Ano po yung number 4 mga kabay? Check your reservation details mga kabay. So, diplomatic mission, Cebu Office of the Embassy. Kasi sa Cebu tayo kumuha mga kabay. Kailangan natin i-check yun natin yung reservation details natin mga kabay dahil dyan po mag-i-email si yung link mga kabay. Ito yung mga kabay. Date and time. So, wala tayong nakuha na appointment slot mga kabay dahil puno na po mga kabay. So, dito tayo sa purpose of visit. Tama yung purpose of visit natin mga kabay, visa workers or others. Dahil magtatrabaho po tayo ng seasonal worker sa South Korea. So, isulat na rin po natin dito sa blanco yung passport number natin dito mga kabay. Dito natin isulat yung passport number. Then, i-captcha natin tong number mga kabay na 91361. Captcha mga kabay. Pagkatapos natin i-captcha mga kabay, so, kompleto na yung details natin dito. Kompleto na. Tama na yung details. Make sure na tama talaga yung details natin mga kabay. Lalong-lalo na yung natin mga kabay, yung email account mga kabay, email ad. Kasi doon siya mag-i-email siya sa'yo mga kabay kung naka-reserve ka na o hindi pa mga kabay. So, i-click natin yung make reservation pagkatapos na i-captcha. Yan. So, nakalagay dyan mga kabay, please select a date. Dahil hindi tayo nakakuha ng date of appointment mga kabay, appointment slot, kaya wala tayong make reservation. So so hanggang dun lang mga kabay, kasi yun lang talaga yung ano natin dahil hindi tayo nakakuha ng appointment date. Hintayin na lang natin mga kabay kung makakuha kayo ng make reservation.
Mag-email yan sa inyo mga bay na okay na yung reservation appointment nyo mga kabay. So hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat. Cancel na lang natin to mga bay. So ayun na mga kabay, sana makuha nyo yung online appointment ko na tutorial mga kabay para pag kayo naman magpa-online appointment, pupunta ng Korean Embassy, kailangan talaga yung online appointment mga kabay. Hanggang ganun na lang mga kabay, pasensya na po kayo dahil cellphone lang yung gamit natin. Pero kahit papaano mga kabay, nag-iipot talaga ako. Para naman sa mga kababayan natin na mag-a-apply ng visa sa Korean Embassy kung hindi nila alam kung paano mag-online appointment. Sige, hanggang dito na ating video mga kabay. Maraming salamat sa mga solid supporters ko dyan, sa mga followers ko sa MBPids by Kokoy TV at sa YouTube channel ko mga kabay by Kokoy TV rin. Huwag kalimutang mag-like and subscribe para update kayo sa mga bago kong video. So, hanggang dito na lang ating video. Bye-bye!